This is my Bible, let it go. This is my Bible, it is God's word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Hear this in English, study, meditate, and rise and apply this truth. All my days I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. But we will come and ask the Lord to open the door of the Lord. Welcome, baby. Sing out of the Sabina. Yumi. Yumi. Wrong hapun. Welcome. Hey, Mathew chapter 6. Mathew chapter 6. Reminder lang about kingdom principles. Karong nabutan. Isip mga katawahan sa Diyos. When Jesus Christ made his first sermon, founding the principles in the hands of the Lord in the Masaptan, Matthew chapter 6. At ang masahon, kung sa'yo mga verses ang ibutang niya, from verse 19, taman sa 34. Okay, sige. Kapag tumak na pagbasa ng ating limon, Matthew chapter 6, verses 19 to 34. Kingdom principles. Kingdom principles. Okay. Nanong sa inyong Bible? Let's say amen. Amen. Verse 19, ako magbasa ako sa 20. The Bible says, lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye is single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, the whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters, for either you will hate the one and love the other, or else you will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? And which of you, by taking thought, can add one cubit to his stature? And why take a thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed in like one of these. Wherefore God also dwells the grass of the field, which today is, and tomorrow is grass to be opened, shall he not much more dwell to you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, what shall we drink, or wherewith shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Today therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Diyos, makinagay sa iyong Diyos, sa mga pagkakalitan, sa mga pagkakalitan. Among the evening, naman, again, thank you for giving us a very wonderful day. Thank you for the gracious, the faithfulness that you have showered. Thank you for giving us another opportunity of growing up in faith. Thank you for giving us another opportunity of strengthening our Christian life. Lord, I ask you as we continue on using
og mga finances na iyaan ni imong tanga mga stewards. So the first principle of tanawon is this one. Are we storing the right treasures? Storing the right treasures. That's a priority. In Matthew chapter 6, verse 19, the challenge to Jesus Christ, after the challenge ng Ukraine, after the challenge sila na you trust God, then you have to learn to store right treasures. In verse 19, the Bible says, you lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, for neither moth nor that rust corrupt, where thieves do not break through, nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Karoon sa natin. Ano yung kalibutanan? What is your primary pursuit? Kung sa may pinaka-primary na imong ibukod, alin yung kuya, alin yung kalibutanan? Kung sa may piapas? Hello? Kung sa may imuhang gilip, sa pagpag-ibukod, ano ba sa Tagalog pa, when you wake up in the morning, para kanino ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Amen. What is your primary pursuit in this life? Amen. May pastor, isa na yung pastor, kanilipat o pinanggang sa Tagwanta. That is true. Amen. Pero the thing is, gusto sino sa ato masaktan kanilip. Every pursuit na imong ginahin mo would be one of your controller in life. Right. Kung sa galing mong pursuit, kung sa galing na imong ibukod, kung sa galing imong tiapas, kung ano imong controller. Amen. So if you would pursue money, then money would become a controller. Amen. Kinahanggan, o kung sa galing mo ang kinabukod na rin tinagwila, kung ano imong control mo na sa tanay mo, ano yung tinagwila. So muna nga, kinanong makasaguta, if we are pursuing treasures, unsa may mga, unsa may bahanti na akayan ako, kusulan man, akay, abaso na yung kalibutan, unsa may mga bahanti na akayan ako, i-store. Unsa may mga treasures. Na mga Kristohano, i-store up treasures na para lang sa kalibutan. Ang inang ibukod para sa kalibutan. Kabantay mo, yung nabayon. Kung if you store up treasures on the earth, naay una ang kawatan. Amen. Diba? Sa north, naay poko. Sa north, naay taya. So, ang nanday sa kalibutan is perishable. Amen. Everything on this earth, everything sa kalibutan is subject to being lost. Alam sa kalimutan, mukha na lang, mawala ka na. Wala yung eternal value. Amen. Diba? So, wala nila si Jesus Christ, kinahanglan makasabot ka. If you are to pursue something in this life, kinahanglan ka lang na ay kalabutan sa eternidad. Amen. So, store up treasures in heaven. Amen. Kaya dito sa langit, di ka lang mawala kung magpunto ka o magpunta para sa langit, di kinakawala, di nakakawa, di kinakupukot, di kinatayon. Diba? Then ang kalindot pa yun, awa, kung ang imong pursuit is mga butang na nindon, then ang imong kasing-kasing will be focused on eternal things. Okay, now, sa verse 21. For where your treasure is, there will be your heart also. Diba? So sa ato pa ako, ang imo ha, kung di mga butangan na ikalabutan sa eternidad, then kung kasing-kasing, mufocus na sa mga butang sa Diyos. Amen. Kabalo ka mga nagdagang mga Kristohano, di ka-prioritize sa Diyos, mo ikaw na kumakabantay ka sa
verse 13, great crowd with me, no? You don't have a Christianity, you know, there are any other manita of priority. To do a better, you know, that is a priority. Your priority is Him. Your priority is God. Dito ka rin na naman, now, you don't have to ask that. Amen. And you don't know that your priority is God. Amen. So, kabalo ka rin na kang mga Kristohano, hindi ka prioritize Diyos. Kabalo ka rin na kang mga Kristohano, they cannot fully give your life to God. They cannot surrender your life to God. They cannot pursue eternal, take the eternal value. So, kabalo mo? Because they are not prioritizing God. Amen. Iman na nila ako naman ng Diyo. It seems like para nila, okay lang ang Diyo kung wala'y kapiligan, hindi ang simbaho ng Diyo kung wala'y kapiligan, hindi ang Diyo talagang kung wala'y mga problema, kung na'y problema, lang talagang ang Diyo, kaya sila lang makatabang. Basta ay mahanap ka ba? Amen. Nakalimuta na ang Diyos, isang kunsang kahintan sa kinabuhi, dapat una siya. Amen. Mo na diklaro sa Diyos, are you storing the right pressure in this life? At yung bang binastore, at yung bang binapursue, na ba'y believe? Ano'y kinabuya? O na, nilas ni Jesus Christ, you lay up pressure in heaven, not on earth. Ano man? Material things are perishable and subject to thief. Di ba? Kapag, if you will store up pressure in heaven, our pressure is imperishable and what? Securely guarded. So, hindi na mawala ang nangyari. Bukod pa sa mga sigurado tayo na naaantay butang kung para kayo sa Diyos kung hindi mong kapalutan naaantay butang na hindi mong naibigit. Kaya pa mag-inaunsa pa, makainom niyo ka, at least natin na hindi mong kapalutan na hindi mong naibigit. Amen. Because you are storing treasures in heaven. One of the challenges is this one. How are you investing your life? And with regards to your finances, how are you using it? Yeah. Hello? Amen. Basta kayo, may tumulong sa Diyos. Hunit kayo sa itong finances. Hello? Amen. May talit ko pag-home pa ba? Na-share na ako nila ito, di ba? Talit ko pag-home kayo yung offering. Offering back. Ingon doon yung bira, kailan mo sa ako. Basta ko, ay, kung ko pala yung pagkaling ba? Basta ko, saan siya dito ko sa mga open ba? Ito, nabalik. Ah, hindi ko nabuslot, basta ko, nabalik. Anong nabalik? Isa, ah, kapalo ka, basta ko, nabalik ito. Senyor, siguro si Isolon. Parang bukat kayo ba? Bukat kayo na mali. Eh, puro si Isolon ko. Sakto ka nun. Ang pagbignan tong pagkong video. Sakto ka nun. Sige. Ako na yung challenge ng church. Na makabali sa offering bag. Sinsiyo. Amen. Amen. Pero ko yun talaga. Parang sorry, parang we're just joking a bit. You know, we're kidding. But the reality is this one. Na ay yun ang ibisunin. Amen. Oftentimes, ang kinuod din ko ng best o first at ang mood para sa iyan. Amen. Sa ay ang ating kinuod, murag, tawagan ng given over God. Ang mga sobra-sobra ako niya hata ba? So, later eh, kasagaran, magatas ko ko kayo, nagkuod, kita ako nito ang sincere. Amen. Tanaw ang karoon kay Marie, ang liman pa rin ang size ang justiso sa kamo. Sige ko, tanaw na sa atheist at ang atheist pa rin. Ako ba, nag-ibutang sa offering, sa offering. Kaya nang ibilok, kay sa itong mga karaan, kwarta. Amen. Lalo ang ginawa, anaan mo na ito. Ginawa, ito. Amen. Ito, wala kayo mong tulungin ng kapag-in. Pero napag-ipunta na ito. Ako ignorance yung church na mauwag sa talim nyo eh. Kaya may pangpantang si Zero itong ganit. Amen. Hey, alam mo ito, is it worth it? Sa ako ang finances? Amen.
kung siya magaling, ang ayan pala that twice in the year that he being the best, the Lord will be cast to our eyes and our offering. Hello. Bago ka lang, ang Lord is a God who honors for me. Amen. Wala niyo ang ownership ko, hindi pa siya anak. Amen. Kaya ano, di anak ang nakikal na yun, unang siya. Amen. Di anak ang nakikal na yun, truly valuing things that are eternal. Amen. Amen. Di anak ang nakikal. So, unang, inamdumin eh. The way we are using our finances, the way we are storing treasures is an example of the life that blesses others. The value of happiness if you are giving honorably to God, you become a blessing to others. Amen. Then I was a Bible. Inside Alan na he described as a son of consolation. Si Barnabas. Si Barnabas, kabalukan nga nung itawag siya, son of consolation. The word consolation, makadasi, makahupay. O binang consolation Christ, may kagalaos, katagal kay consolation Christ, may nalang, hindi ka mag-uol. Sa ato pa, makawala o kag-uol, a son of consolation. Si Barnabas, he is called a son of consolation, kabalukan. Walay example of kaya nang itawag honorable giving sa New Testament na hindi mo pwede gamitin ang name ni Barnabas. Barnabas, hindi mo nang Bible sa labi. Yan ito. Acts chapter 4, please. Acts chapter 4. Okay? In verse, Acts chapter 4, in verse 32. Acts chapter 4, verse 32, and the multitude of them that believed were with one heart and of one soul, neither said any of them that all the things which he possessed was his own, but they had all things common. Verse 33. Because of this, with great power gained the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Naturally, you think people they have all things common. Onang naibrasya sa ila. In verse 34. Neither was there any among them that laughed, for as many as were possessors of land and of houses sold them and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made on every man according as he had need. Verse 36 now. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, what? The son of consolation, in Levi, and of the country of Cyprus. Verse 37, having land, what? Sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Then what? They gave him only Barnabas. Barnabas was a generous Christian. Amen. He was developing a generous heart. Una malasi ang mga Kristohanan na itong panahon na ang grace was upon all those that believe. Ganoon, naaaman yung mga tao na nag-set of example of generosity. Kapag ba kung ang Christianity, hindi kayong mahimo tinuod without giving. True Christianity starts with giving. Ganoon, God gave first Jesus Christ ato. Jesus Christ gave first yan inabuhin ng santo para kamakaroon sa salvation. So, no true Christianity without giving. Buong ito na mag-ingala ko na si Pastor mo mention mo din na siya offering in ikalawali. Ano man? Because that's the reality of Christianity.
and it is God's prerogative to bless you or not. Amen. Decision de Dios es Dios. Amen. But the thing is, God always honors those that honors Him. Amen. More than that, in God's will. Amen. Ang nito mo magunato, mahatlog ka, muhatag sa Dios. Kaya atong nauna, nabasin mo niya, hindi ko niya kabalusan sa Ginoo. Gentle.